Hello YouTube and hello world! Welcome to Senmar Vlog, another vlog reaction ating i-react ngayon from Kaifer Official Vlog. So, mayroon nga bang vlogger ang basto sa kanya sa kanyang pag-vlog? Sino nga ba siya? Ati pong alamin maya-maya lang. Well, bago pong lahat, subscribe niyo muna si Senmar Vlog at hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga reaction video. So, intro po muna tayo! So itong video na to guys ay napamangha tayo dito dahil sa mga kaganapan sa kanilang during pag-vlog ni Kaifer Official at Anang Mardi. So bakit nga ba ang pangyayari ito? Ano ba ang kaganapan? Well, ate pong panoorin ang video ito. So ito na po. Hindi mo ba naisip yung nararamdaman ko? Sabihin ko sa'yo yung gusto ko sa Rene J. Masaya ka? Hindi na ako. Di ba kuya? Nakakabastos. Oh, so ito yung ito pala yung video ito guys na may nababastos. So sino nga ba siya? Ate pa pong alamin. Wait lang. Bakit kasi ganun? Hindi kasi yung pangit eh. Okay na lang kayo. Kaifer bro, sana naman, andito na naman sa iba na bagong vlog! Ah, yun lang! Gusto ko lang malay ipakilala, syempre kilala nyo na to. Hindi ko na kailangan pa ikilala kasi kilala nyo na si Mariano G. Mariano G and girl! Cindy! Kami po pala ang Mardi! Ano EXO, BTS! EXO ba yun? Korea na ba? Ay, Korea! Iba pala yung tinutukoy ko. Yan, alam nyo, alam ko nagtataka kayo bakit magkasama kami tatlo na naman ngayon. Dahil meron kami isang layunin para mapaligaya ko yung mga people, madang people dyan. So yun naman talaga ang purpose ni Kaifer, no? Mapasaya ang kanyang mga supporters, mga viewers. Well, nagbablog sila dito with Mariano and Cindy. So, ang itong vlog na to guys, sobrang napakaganda. Abangan nyo po at tapusin nyo po hanggang dulo kung ano ba ang kaganapan sa buong video ito. Well, atin na pong panoorin ulit. Shout out sa inyo lahat lagi sa mga supporters sa amin dyan. I love you all. Meron kaming gagawin, hindi ko na papatagalin to. Cindy, sige, sabihin mo na. Ang gagawin namin ngayon ay... Ano ang gagawin natin? Jajawain at trotopain! So, ito yung isang content na magpa-flash sila ng mga gustong ipa-tanong doon sa kanilang kinu-question ni Kaifer. Itong sasagot, itong pipili o isang picture at sasagutin ni Mariano or Cindy. So, excited rin tayo manood dito guys at makinig. Siyempre, ang papipiliin natin ay si Mariano para pabilihan niya kung sino yung mga gusto niya jawain ng mga sikat na celebrity. Sikat na celebrity. Isa lang yun, men. Bobo mo naman, Kaifer. Sikat na celebrity, sikat na vlogger. Sikat na vlogger. Sikat na TikToker. Yan, siyempre, medyo maingay. De, eto na. Meron. Excited to guys dahil kasama dito ang mga celebrity na magaganda at mga vlogger na talagang alam mo na 'di ba mga TikTokers. Yan ang napaka-excited dito. Akong pinili dito Mariano, are you excited ba? I'm excited because I'm nervous system. Walang ano, walang ganapan dito na kung ano man, ito ay vlog lamang, ha? Okay. Walang sinuman ang magagagaw ng puso nyo. Ito na. Sisimulan natin. Sa unang... Well, si Kaifer talaga guys, no, magaling talaga mag-host sa dalawa. Talagang masaya ang pag-vlog ng kanilang pag-upload dito. Dahil nga, syempre, gusto nung mapasaya ang mga viewers. Paano nga? Unang pictures. Pictures. Yan. Eto, isa sa idol ko to eh. Talagang magaling doon lumipad dati. May idea ka na? Darna? Hindi si Darna! Jojowain o tatropahin Donnie Bartolome. Ting! Siyempre si Donnie Bartolome. Tatropahin ko yan. Uy, ayaw masaktan ha? Ayaw magkong ha? Play safe. Ano na? First question pa lang guys, medyo careful na siya, no? Napansin rin ninyo na careful si Mr. Mariano. Parang fit lang siya maging tropa ko. Uy, maganda si Gano doon. Alin, ayaw mo maging jowa? Oo, okay, pero ano? Miss, hindi na ako. Hindi ka! Content lang to, content lang. Kung sakali mo, wala si Cindy. Hindi dumating si Cindy sa buhay mo. Si Donalyn Bartolome.
Excited to guys kung ano mga sagot talaga ni Mariano dyan. Nagkagusto sa'yo. Jojowain o totropahin? Huwag kang magsisinungaling. Wala siya dito! Wala siya dito! Jojowain! Oh shit! Oh shit! Jojowain! Oh, Isa, ikaw okay lang sa'yo? Okay lang naman. O, kung sakali mo mapili, kunyari, jojowain o totropahin, Mike Heras, jojowain mo. Jojowain! Oh shit! Oh, si Mark Heras guys ha, in fairness, isa din yung napakagaling na mananayaw or dancer. Okay! Our next! Parang, ano nakakatawa kasi yung nangyayari sa atin. Our next! Hindi nakakainis sino. Okay, our next! Okay! May guest kasi kami ngayong pumasok. Okay, our second! But not second, it's a second first. It's no other than. Para tayo nag-a-announce ng mananalo. Parang nasa pageant. So, eto na. Jojowain o totropahin. Angel. Angel? Angel Loxin. Oxin to yung sabi ko. Jojowain o totropahin. Angel Loxin. Tingnan natin kung anong sagot ni Mariana dyan. Nag-iisip siya eh. Jojowain. Ito sa kito, bro! Tingnan mo na yung tsura ni Miss Cindy dyan. Angel talaga, Jojowain? Siyempre, Angel Oxen yan eh. Oh! Maray, willy pa dyan. Dali niya ako sa ibang universe. Ibang universe? Oh. Gusto ng ibang universe. Oots! Gusto mo makapunta sa ibang mundo? Hindi yung sasama mo? Ano kaya? Hindi, content lang naman ito eh. Diba? Content lang. Siyempre, content lang ito, babe. Huwag lang kasi. Sabi mo eh. O, mamaya, pagtapos ng vlog, mag-away kayo. Sige, sige. Gusto mo si Angel Oxy maging jowa. Bakit alam mo na kanita mo kayo, ano, Angel Oxy? Ano kaya? Chubby na siya ngayon. Oo nga, parang inano lang ni talaga ni, ano eh, para mapatawa tayo, di ba? Bumalik na! Aktibo! Parang idol lang talaga sila. Nandulas ka na. O ba naman niya? Baka madali tayo ni Cindy rito. Cindy, content lang ito ha. Huwag masyado ilabas yung 100% ng energy bolt ha. Angel Oxin, jojowain. Yan guys, jojowain daw ni Mariano si Angel Oxin. Wait lang. Friend kami ni Angel Oxin. Tawagan mo lang siya. Magaling ha. Magaling talaga itong pasok ni ano ni Kuiper. Sa totoo lang guys, ito yung magpapalaki na ng channel mo dahil hindi ka talaga mabuboring sa kanyang mga tapo na salita. Ayan, nandiyan na nga yan sila sa ano, di ba, kay Mariano. So, go lang. Joke lang, joke lang. Napahumpal. Okay. Okay lang? Okay lang. Content lang to ha. Ayoko lang kung anong bagay, ha? Content lang. Content. Okay! Pakita natin sila dito. Ayan kasi meron silang nagugupit sila. Nagugupit sila dyan. Kaya umi-stop kami pag magsasalita sila. Kawawa naman, baka hindi masunod yung gusto niyang gupit. Masisi tayo. Oo nga naman, nagugupit pala sila dyan. So, okay, balik tayo sa ating sitwasyon. Okay, jojowain mo siya. Talaga naman. Pero okay lang sa'yo, no? Masakit content, pero content lang. Sino naman ako, Angel Oxin? My God! Siyempre hindi, no? Ang galing niya, di ba? Ang galing niya mag-entertain ni, ano, ni Kuiper dyan. Kasi jowa na ako eh, kunyari. O, di ba? Pero content lang. Ay, content lang pala. Content lang. Content lang yan. Okay, ang ating pangatlo na jojowain o totropahin mo. Mo. Ha? Isa to sa mga sikat na manghuhulak. Kaya mulaan na ito. Madam Aurin. Alam niya yung pangyayari na ito. Madam Aurin daw, sabi niya, no? Ni Mariano. Napredict niya na mapupunta ka ng Cavite. Te. Pero hindi natin sabihin yung address. Baka predict mo rin yun. Baka predict niya yun. Kaya huwag mong isipin yung black and lot nyo, ha? Kasi napipredict niya yun, eh. Ito ang isa sa sikat ng predictionable dito sa buong Pilipinas. Sige, sabihin niya. Jojowain o totrop. Ipinapa-exit niya. Ito yun. Napipredict kita. Gusto mo siya? Sige ako, tinuturo ka na niya. Gagi, tinuturo ka na niya. Umayos ka, sabi niya, ganun umayos ka. So, eto. Jojowain at totropahin. Kakaiba to kasi, hindi pa to nalalabas sa mga kung ano-anong vlog eh. Jojowain at totropahin.
Rudy Baldwin. Kaya ano na tropahin? Rudy Baldwin. Mayos ka, tinuturo ka niya. Nabibiritik ka niya. Nabibiritik ka niya. Talagang super talaga ito si Kemper. Natutuwa talaga ako dito. Ari, oh. Jojo, ano to tropahin? Rudy Baldwin. Tutropahin na lang. Tutropahin na lang niya. Kasi hindi. Kasi malalaman niya pag niloko. Pag alam niya. Malalaman niya kasi pag niloko. Pag lulokoin mo siya, napipredict niya. Ay, puta, lulokoin ako na ito. Mauna ka niya agad. Yung ano, isang Mariano G. Ang nanloko kay Baldwin. Ayaw mo sa kanya. Tutropahin mo lang kaya para pag may ano, may naglaro ng magagamit ko. Ipapapagabit ko lang sana kung sino yun. May daylan, Rainy ka pala to ah. Pero Rainy. Sayang siya. Makulit. Kung ako? Super kulit ito ni, ano, kay Fern. Na talagang mag-enjoy ang manunood. Did you want to tatrapahin? Rudy Baldwin? Ano? Ano? Hindi, napipredict ko din kasi. May pag-asa kami. Kasi napanaginipan ko ito eh. Pagising ko, katabi ko na siya. So, tingin ko, jawain. Joke lang pa, Rudy Baldwin. Madam Rudy Baldwin, malaking respeto po sa inyo. Ginawa lang namin itong video na to para kahit pa paano, di ba, masaya-masaya tayo. Pero, jojoain talaga ito, madam. Baka bigyan mo ko ng pag-asa. Predict mo na, mahal na kita. Ayaw mo talaga? Tampo na siya. Tratrapahin lang talaga. Sabagay, kasi baka mamaya, di ba? Pag niloko ka niya, pag niloko mo siya, ma-predict niya, di ba? Ikaw, ano masabi mo? Si, ano, kunyari, hindi kayo magkakilala ni Mariano. Kasagot niya, satisfied ka ba? Satisfied naman. Kasi kilala ko yung taste niya, gusto niya maganda. Oh, shit. Aww. Sana all maganda. Next ako nga, walang ganda eh. Pahagod yung tura mo eh. Okay, our next contender. Okay, ito, medyo maganda to. Ay, hindi, sobrang ganda. Siya ang bumida sa palabas na iahon mo ako sa hirap. Hindi siya naman nun, yun? Yeah! Ah, hindi mo napas- Dapat mga ganito guys, no? Kahit usap-usap lang, pero nagpapatawa, mayroong konti mga effects dyan, mga sounds effects. Napakaganda na ng video na to. Medyo iahon mo ko sa hirap. Sobrang tibay nito. Ang lawak ng hawak niyang mundo. Sabihin ko na ba? Sige, kuya. Ito, seryoso to, ha? Jojo White, Ototero Pahit. Oh! Rudy Baldwin. May trailing pa, yung fakes na akala ko naman kung ano. Ulit, again? Alam niya, nagpaltik lang bigla sa akin eh. Sabi mo pangalan ko, kaya sinabi ko. Galing niya. Napalitik niya. Wait lang. Baka mausog tayo ni... Madam, joke lang po itong mga pangyayaring to ha. Baka napipitik mo na to na mangyayari to. Isang vlogger, paglabasa yun, pataw. Ako pala, no? Okay. Dalawang ano na ito, solid to, celebrity din siya na Bubble Gang. Bumida siya sa iahon mo ko sa hirap. Tapos isa rin siya sa mga cast ng Limutin Mo Ang Agos. Grabe mga pinagbidahan nito. King Domingo, Jojo Bayan at Atropahin. Nag-iisip si Mariano dyan, nag-iisip kung ano nga bang isasagot niya. Siyempre ako yung jojowain ko yan. Wow! Siyempre kahit sino naman, Kim Domingo yan, oh. Siyempre, Kim Domingo yan. Maganda yan, oh. Oh, share your blessing. Diba, bakit jojowain mo si ang isang Kim Domingo? Ano yung nakita mo sa kanya? Super ganda yan, super sexy. Siyempre ako yan, malaki yung puso. Malaki yung puso? Siyempre, ang importante kasi sa pagmama, yung malawak yung puso, eh. May dalawa siyang puso. Dalawa yung puso niya? Oo. Tapos, bukod doon, ano pa? Pero bukod doon, ano siya, maganda. Maganda! Sexy! Matangkad. Tapos, medyo mapungay ang mukha. Napapansin na ni Cindy, di ba? Siyempre, in fairness naman guys, no, pag mag-ano ka ng isang babae, yung asawa mo, medyo, siyempre, magre-react din siya, di ba? Ang ganda mo. Ayun pa yung mga tipo mo sa babae, yung malalaki yung puso, sexy, maganda, mapungay ang mata. Ayaw mo nang wala mata?
na, ayun din maging mas... Talaga tuloy si ano eh. Saya, kasi mapungay doon yung gusto mo. Sure ka sa sagot pa. Siyempre, content lang to. Ayaw, tinatanong lang kita kung sure ka sa sagot mo. Sure? Content lang to. Siyempre, para kay 23, kailangan natin gawin. Kailangan natin... Di content lang naman to, wala namang ano, yung mga ganyang ano. Siyempre, ikaw pa rin yung mahal niya. Pero siyempre, content lang. Start na sila ng away dyan, guys. Ito. Content nga, pero nagiging iba na yung dating. Siyempre, si Kuya Kiefer, single, magkaibang sitwa ka. May jowa ka. So, hindi mo ba naisip na nararamdaman ko? Sabihin ko sa'yo gusto ko si Rene J. Masaya ka? Oh, ito. Talaga. Hindi, Kuya, tinatanong ko lang siya. Seryoso ka. Kaya nga tinatanong kita kung seryoso ka sa sagot mo. Siyempre daw, seryoso. Siyempre. Legit to? Para sa content, para sa mga... Legit ba to? Gusto mo man magpaka-plastic set? Hindi, wait nyo. Pwede bang i-pose na natin? Oo, pumasok na si, ano, dito si, yung sinasabi na nang bastos sa kanyang during vlog. Ito na nga siya. Hindi ko. Content na nga yun. Content lang naman yun. Wala na makapunin. Paano mo gawin? Kasi nagko-content kami, boss, ba't papapatanggal mo yung ano? Hindi, naiintindihan mo, kuya, di ba? Naiintindihan mo? Hindi, lagay mo dyan yung camera, ba't pinapatanggal? Lagay mo rito. Hindi. Ano lang naman, ito, content lang naman. Ito, pinag-usapan naman namin kanina kung ano yung mangyayari. Bigla lang ano, si Cindy na ganyan nga yung ano, sitwasyon, boss. Pero, sa ano, sa tangas nito yung din ako bilang girl. Di ba? Ang galing niya ano dyan. Talagang totoong galit siya, no? Katulad niya nag-aaway, no? Dapat... Ayun, talaga nga, pumasok itong si Sir Kim. Ito yung sinasabing ng bastos doon sa vlog. Tingnan po natin ang buong kaganapan. Tinitigilan mo na yun. Hindi, inaawat ko na. Alay may-ari ng content, dapat tinitigilan. Hindi, inaawat ko na. Oo, tama nga naman siya. Kahit pa ikaw yung may-ari ng content, kailangan kung sa tingin mo, medyo hindi maganda yung kabuuan na pagbablogin nyo. So, meaning, ang ibig sabihin ni Sir Kim po, i-stop na. So, may point din naman si Sir Kim po dito, di ba? Inaawat ko naman, boss. Pero... Hindi, huwag mo ngayon na nakatakot yung camera sa nag-aaway sila. Di ba? Kasi nakikita ng mga viewers na pag halimbawa nag-aaway sila, hindi magandang tingnan. Okay. Hindi naman sila nag-aaway pa talaga kayo. Legit ba yan? Bitawan mo muna. Oh, bakit kayo nag-aaway? Madalas nangyayari yun. Ano ba nangyayari po? Eh baka may gap na kayo kaya ganun yun. Content kasi yun, problema kasi yung content. Hindi, wala sa content yung boss kasi nag-uusap lang naman about dun sa... Kasi yung mag-jowa na ako nga po. Hindi, kasi content lang naman yun. May mga jowa nga, di ba? May mga yung kailangan po, mag-jowa yun. Ginawa yung content na yun. Hindi, boss, kasi... Very concerned dito sa Sir Kim po yun sa pagpasok nila habang nagbablog. Talagang napaka-concerned niya dahil nga pina-stop niya. So, ito yung kabuang story? Hey, ano eh, naka-content kami. Paano yung content? Hindi nasira na lang din yung content. Kasi, kasi ako sa mga reactor nila, kapag may napapansin ako mali, pinupun ako talaga. Kasi, syempre, mahirap mag-tash. Hey, ang ano lang kasi sa akin yun, boss, nakakabastos lang. Bigla mong papaalis yung camera. So, ito yung moment, guys, na sinasabi ni Kiefer, nakakabastos nga naman, no? Dahil nga sa ginawang pagpasok ni dito ni Sir. Pero nagko-content kami. Hindi ko naman din ginusto yung sitwasyon na nangyari. Hindi kasi kapag nag-aaway, dapat tinitigil na agad. Yes, tama din naman si Sir Kimpoy dito. Pag nag-aaway talaga, ititigil na yung isang pagkuha ng video para hindi na talagang mapagsimula ng away. Mahirap siya na pag nakita ng mga viewers, di ba? Yes. Iba lang kasi yung dating kasi sa akin, boss, kaya ano. Pasensya na, boss, kung ano man yung ano. Pero sa akin naman, Mariano, alam mo naman, di ba? Yung nagulat na lang ako, ganun yung nangyari. Hindi, nag-aalala lang talaga ako sa kanila. Kasi syempre, alam naman natin ang public figure. Tapos may mga issue pa na hindi naayos, maraming basher. Oo,
talagang madaming issue, may mga bashers na pumapasok, hindi natin alam bakit ganun yung mga tao. De, yes, may point din naman si talaga pagpasok ni Kim Poy Mendoza dito. Madadagdagan na naman, dapat nire-resolve ba natin yung problema eh. Legit ba? Bakit ba kasi, ano ba nangyari? Ano ba bakit? Kasi kung wala akong pakinam, hindi na ako makangyayin naman. Hindi ako papasok dito para pakilaman sila. Concern lang ako bilang kuya nila. Sensya na boss. Pero sa akin, content lang talaga yun. Wala akong ibang ginustong gawin doon kundi yung content na yun. Tapos biglang parang nasira, ang pangit ang dating eh. Parang nasira kasi. Hindi, sabihan mo na lang sa kanya din sa ano mo kasi. Ang pangit kasi ng dating. Patanggal niya yung camera eh. Siyempre respeto naman, di ba? Respeto. Ayun yung pangunahin na kailangan natin eh. Yung kailangan natin magbigay ng respeto sa kapwa natin, di ba? Yes, tama nga yun, di ba? Pag instead na ano, siguro may point din naman si Kiefer. Yun din yung idea niya. So, respeto din ang sabi niya. Eh, may respeto din naman ako sa inyo. Oo nga, boss. Respeto ba yun yung pinatanggal mo yung camera? Respeto ba yun? Kapag may nag-aaway. Hindi respeto yun, boss. Ano yun? Kabastusan yun sa akin, Jeff. So, ito yung moment, guys, na sinasabi ni Kiefer na kabastusan ang pagpasok dito ni Sir Kim Poy dahil napitikil niya ang pagbablog ng kanilang isang video na talagang content yun ni Kiefer. So, ano pa ba? Patanggal mo yung camera eh. Kapag nag-aaway, gusto mo, video pa yung mga... Hindi naman naka-video yun, boss. Pina-stop ko nga kanina eh. Pangit yan, ayusin mo yan, no? Ayusin mo yan, no? Sorry, sir. Sabihan mo na lang siya kasi wala yung pangit ang dati. Wala. Gabi kasi ang pangit sila dyan. Bumisita pa ako, dumayo pa ako dun. Tapos ganun yung mangyayari. Diba? Ang hirap kasi. Pero sa akin naman, diba? Nakita mo naman yung content natin. Wala namang ano dun eh. Bigla lang nag-alit si Cindy sa iyo eh. Hindi ko alam. Nagselos ba? Ewan ko. Siguro may gap na rin kayo. Oo. Gaya content lang naman yan. Content lang yun talaga, totoo. Kasi... Eh, ganun na lang. Tol. Ano kasi ganun? Sige na, ganun na lang, pre. Kuya, basta ako, ano? Gusto ko lang. Kuya, humingi na lang ako sa'yo. Pasensya. Balikan din na natin siya. Ito na lang sinasabi ko, guys. Na super excited ako dito malaman. Diyos sa mga acting nila, di ba? Ang galing talaga. Prank natin sila. Prank natin si ano. Sino pa pinaprank si natin? Si? Si Kuya Kim, di ba? Boss, wait lang! Bakit kasi ganun? Hindi, bakit kasi ganun? Hindi, concern lang ako sa dalawa. Concern. Hindi kasi yung pangit eh. Okay na lang kanina eh. Kuya, tama na, kuya. Hindi, concern lang ako. Ayaw okay na kanina eh. Ayaw ko rin naman ako. Hindi, isang prank! Ito na kasi nasabi ko guys, super napakagaling lang umakting dito. Hindi na, seryoso? Isang prank! Pasimono! Nangyari! Cindy! Iba talaga, iba din talaga yung ano niya, yung care niya dito sa dalawa. Yung sa yes, totoo po yan. Dahil nga, siyempre, isa sa yung reactor guys, nakikare din siya sa kanyang inidolo. Yun din po ang kanyang pakay, kaya pina-stop. At kahit paano pang pambabatikos na sinasabi ni Kiefer dito, talagang hindi siya nagpaawat. Yan, good job, Sir Kim po. Partner talaga. But guys, di na seryoso ba? Para seryoso na si Cindy. Gawin, kinakabahan nga ako. Baka suntukin ako ng mga malalaki mong braso. Natakot si Sir, ano, kasi si Kiefer dito dahil nga, diba, sa mga nasambit niyang words, guys, no? Talagang pag may mga ganun talaga, guys, napakahirap din ganun na mag-prank ang ganun. Diba? Pag sinuntok mo, boundary talaga. Rock lang yung boss. Mag- shoutout mo muna yung mga natin dyan, no? Divine Precious! Hindi, nanginginig pa ako. Hindi ko alam kung totoo ba ito, guys. Connect po, isang sige. Oh, gagawin, kinakabahan na ako. Balik na tayo doon. Balik na tayo. Ay, mamaya, iba na eh. Papili niya na talagang away na ito. Guys, isa prank lang yun, ha? Oh. So, sabihin mo muna, isa prank lang yun. Joke, sorry, guys. Pinag-usapan po namin yes, yun. Hindi na namin na paliwanag kanina kasi ano on the spot na kami na lang yung nag-usap. Kasi yeah. Nandito si Kuya Kim Poy, baka marinig niya siyempre. Oo. Hindi na prank yun. Hindi na prank, diba? Pero ano masabi mo, boss? Nagpakakuya lang talaga ako kasi ayoko lang makita yung nag-aaway yung dalaw. Lalo engaged na yun eh. Engage na din na talaga siya. Engage na yan. Hindi ko saan yung Facebook. Ay, engage na ba? Congratulations! Sana all! Sorry.
Pero galing-galing. Hindi kayo mali ng taong sinamahan. Yan. Ito yung tunay niyong kaibigan. Kasi anda siyang harangan lahat eh. Para lang madepensahan kayo sa mga kung anumang bagay na sumasalungat sa mga gusto niyo. Di ba? Ang galing ko, lalim ko sa mga ganong party ah. Mm-hmm. Sige na mga kapungal, bye-bye na. Hindi pa kami sasabihin ka pa. Bye-bye guys, prank lang yun. Subscribe nyo ang kanilang YouTube channel. Mariano GTV and may channel ka ba? Wala pa, soon guys. Wala pa, soon guys. Si Boss, may channel ka ba? Kimpoy Mendoza. O Kimpoy, subscribe nyo na na-prank naman natin. Bye-bye ka na lang sa next time. Bye-bye naman lang, salamat. I love you. Bye! So yun na nga guys, no, ang napakaganda ang prankster na ginagawa nila ni Mariano, Cindy at Kiefer. Hindi makalain guys, on the spot ang kanilang ginawa. So talagang nakakakaba ang ganyang pangyayari dahil talagang totoong-totoo ang kanilang actingan. So in fairness doon sa mga sinabi ni Kiefer, no, na nakakabastos at nakakawalang gana, papasok ko na lang, talagang super napabilib ako doon dahil talagang totoong-totoo ang kanyang ginawa. Well, ito si Sir Kimpoy naman, talagang superb na nag-care dito sa dalawa dahil sino nga ba naman ang gustong lagi makita si idolo mo na nag-aaway, syempre i-stop niya yan. So, yan, maraming salamat po sa panonood ng ating reaction video. Ayan, huwag kalimutan ang Send More Vlog and i-bell nyo po yan para lagi kayong updated sa ating mga reaction videos. And don't forget also to Kiefer Bros. Ito po ay i-reaction video na ginagawa po natin para lalo pang paigtingin o lalo pang pagandahin ang video ito. Well, thank you so much and God bless po sa ating lahat.